like, share, subscribe. Hi guys, it's me again, Cheryl, and welcome sa aking YouTube channel. So for today's video guys is pag-uusapan natin kung paano ba makalusot sa immigration. So sa ating mga Pilipina kasi, minsan kasi guys is gusto natin lumabas ng bansa kaso nahirapan tayo kasi may immigration tayo sa loob ng airport. So itong tips na to guys is nakadepende sa immigration officer kung paano sila mag-interview sa inyo kasi may mga immigration officer na mga terror na nakakatakot mag-interview ba at may mga mababait naman. May mababait at may masasama ang ugali. Ganun-ganun nga. So, itong tips na to guys ay hindi lahat ng mga tao na pumapasok sa immigration is tinatanong ito. So, iba-iba kasi, nakadepende kasi yan guys sa sagot ninyo, kung paano nyo sinasagot yung immigration officer, kung anong tinatanong ng immigration officer, at kung paano nyo sila sinasagot. So, first guys, if magta-travel kayo alone, kunyari pupunta kayo ng Dubai at kayo lang mag-isa, at wala kayong family sa ibang bansa, sa Dubai guys, is dapat meron kayong strong ties like that. So kailangan niyo ng pruweba na babalik kayo sa Pilipinas kasi yung mga immigration officer kasi guys, alam nila matatandi na sila na pag ang mga Pilipino lumalabas ng bansa, hindi na sila bumabalik sa Pilipinas, di ba? So kaya naghihigpit sila sa mga ganyan. Pero kung isa ka namang Pilipina na may magandang trabaho sa Pilipinas, yes, kailangan mo ng trabaho sa Pilipinas na pruweba na babalik ka sa Pilipinas. Like company, you're working in the company, mga ganyan-ganyan. Madali lang kayo makalabas ng bansa, guys. So, kung sakaling gusto nyo pumunta at mag-travel sa Dubai, na kayo lang mag-isa, kailangan ninyo ng visa, syempre, kasi hindi naman tayo libre sa visa dyan. Visa arrival, no guys? Tayo mga Pilipino guys, kailangan natin mag-apply ng visa sa Dubai. So, kung gusto ninyong mag-vacation sa Dubai like that, kailangan ninyo ng like 3 months visa ba? Kasi ano guys, huwag kayong kumuha ng 1 month visa. Kasi kung sakaling tatanong ng immigration, bakit isang buwan lang ang isang buwan lang yung bakasyon mo, ganyan-ganyan, ang mahal-mahal lang ticket, di ba? Kailangan mo pa ng hotel bookings, mga ganyan-ganyan, tapos isang buwan lang yung visa na kinuha mo papunta ng Dubai. Namalat na ako, guys. Nakakasalita ako. So, ayan nga, guys. Dapat 3 months ang kunin yung visa guys kasi mahal yung ticket, lahat-lahat mahal, diba? Tapos mga 1 month lang yung kinuha yung visa, magtataka yung immigration bakit kayo mag-spend ng napakalaking pera para lang pumunta sa isang lugar na isang buwan lang, diba? Kaya 3 months dapat ang kuhanin ninyo guys. Madali lang naman ang visa sa Dubai guys, madali lang i-release ang visa ninyo, madali lang ang process ng visa, pero yung mga requirements na kailangan is mahirap. So, yun nga guys. Pagkatapos, ano pa ba? Kung kailan yung flight mo. Kasi lahat ng mga papers na nasa sa'yo, yung mga original, kukunin lahat nila sa'yo yan. Yung officer na mag-interview sa'yo, kukunin lahat ng mga papers mo at walang matitira sa'yo. So, tatanungin ng mga officer lahat ng mga papers na nasa harapan niya na kayo ang kayo ng process. Dapat alam yung kabisado nyo lahat. Like, kung kailan ang balik ninyo, tatanungin yan. Kailan ang balik ninyo, anong gagawin mo sa Dubai, mga ganyan. Meron kayo mga pamilya doon, mga kapatid, tatanungin yan, di ba? Depende kasi yan kung may sponsor ka o wala kang sponsor. Kunyari, yung sponsor mo is yung family member mo, tatanungin yan. Ang dami din ang tinatanong pag may family member. Pero kung yung sarili mo naman, kailangan mong i-make sure na na may proof ka na yun nga, may sarili kang trabaho sa Pilipinas, babalik ka ng Pilipinas, ganyan-ganyan. Kasi guys, ang mga immigration officer kasi is hindi naman sila mahigpit masyado basta kumpleto ka lang sa mga papers,
talagang kumpletong-kumpleto ka, guys. Kasi kung isang papers lang wala sa'yo, i-offload ka nila at mahirap ma-offload, guys. Kasi kung ma-offload ka, sayang yung pera na in-spend mo sa mga documents mo, sayang yung ano, ticket na binili mo. Ang mahal-mahal pa naman ang ticket papunta ng Dubai, di ba? So, make sure nyo lang na kompleto kayo at hindi kayo ma-offload, guys, sa immigration, guys. At ano bang tawag doon? Na swerte-swertehan lang yan, guys, no? So, ayan lang, guys, ang aking tips para iwas offload kayo. Kompletong documents, dapat kompleto lahat. Walang kulang, walang labis, o kahit ng kacheche-boreche, dapat kompleto lahat. Kompleto lahat, guys, para hindi kayo ma-offload at hindi naman masayang yung pinambayad ninyo sa plane ticket ninyo. So, I hope na na-enjoy nyo itong video ko, guys. Sana napulutan nyo ng aral. Kahit hindi ko alam kung may aral ba talaga mapupulutan. So, hanggang dito lang, guys. I hope na na-enjoy ninyo. See you next video.